Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan. Ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, higit ang kinamtan na mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay. Kailaki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao, ay marami ang naging makasalanan.
Gayon din naman, marami ang pawawalang sala sa pagsunod sa isang tao. Ngunit kung dumami man ang kasalanan, lalo namang sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga, kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala upang kamtan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati nga mga hain, at mga hayop na handang sunugin. Hindi mo naibig sa dambana dalhin, upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pangdinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligaya't galak na walang kapantay. Bayaang sabihin ang puon ay dakila nang nagaghahangad maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Manalangin walang humpay, samantalang hinihintay si Jesus na poong mahal. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hayo, sa hapag, at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating."
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Mga kapatid, hindi naman po alintana sa ating lahat ang nangyayaring gulo, hindi lang po sa Asia, kundi sa buong mundo. Kung kayo po ay sumusubaybay pa sa nagaganap ngayon sa gitnang silangan, talagang nakakadurog ng puso. Pero huwag tayong manood lang. Huwag tayong parang ibang planeta sa kanila. Tayo ay bahagi ng iisang mundo na dapat tayo ay mayroon ding pakialam. Isa po sa mga paboritong recessional song sa misa. Bukod dito sa Quiapo, siyempre lagi natin kinakanta ang theme song ng Nazareno. Pero sa mga parokya, sa ibang mga misa, ano yung paborito madalas natin naririnig na kanta pagkatapos ng misa? One word, pananagutan. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Yung word na yon, kuminsan pag kinakanta natin, wala lang, matapos lang. Ito yung pinakamadaling kantahin. Ito yung kabisado natin. Pero sana, lalo na sa panahon na ito, ninanamnam natin, sineseryoso natin, inuunawa natin ang salitang pananagutan. Sa ating unang pagbasa, muli nating narinig kung ano ang sinapit ng tao dahil sa pagkakasala ng isang tao. Dahil daw sa pagkakasala ng isang tao, nadamay ang sangkatauhan. Dahil sa kasalanan, pumasok ang kamatayan kay Adan. Kaya yung word na pananagutan, siguro parang hindi man tayong lahat, marami sa atin nakaranas ng madamay, ng isang pagkakamali. Kaya nga meron tayong turuan eh. Kaya pag nanonood tayo ng mga police report, ano yung paboritong linya? Nadamay lang po ako. Kapag mayroong away sa magkakapatid, nung nag-aaral pa tayo, elementary, high school, minsan hanggang college, nadamay lang po ako. Ang magandang tanong, ikaw ba ay madalas madamay o ikaw ang mahiling mandamay? Saan mo hilig idamay ang mga kasama mo? Pero huwag nating kalilimutan, kung dahil sa kasalanan ng isang tao, pumasok ang kamatayan dahil din sa kabutihan ng isang tao, naganap ang kaligtasan. Sino ang bagong Adan? Si Kristo ang bagong Adan. At dahil sa kanyang pag-aalay ng sarili, dahil sa kanyang kamatayan sa krus, nadamay din tayo sa kaligtasan. Kaya ito yung magandang pagnilayan natin. Bago ka gumawa ng isang bagay, bago ka magbitaw ng isang salita, pag-isipan mong mabuti. Higit sa lahat, pagdasalan mong mabuti. Hindi lang pinagpaplanuhan ang mga bagay-bagay, pinagdadasalan. Isama mo ang Diyos. Sapagkat hindi natin alam, kahit napakaganda ng iyong pinlano, siguro nakaranasan natin ito, no? Ang ganda-ganda ng plano, ang linis-linis ng plano, ang linaw-linaw ng plano. Excited tayong lahat. Mukhang magaling naman lahat. Alam ng lahat. Pagdating ng araw, palpak. Hindi natin masasabi kung anong pwedeng mangyari. Kaya ano ang sabi ng ating ebanghelyo? Lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao, darating ang anak ng Diyos, parang amo ng isang alipin na nagpunta sa kasalan. Kapag po ba tayo, no, lalo na kapag kayo may mga anak, kadalasan inoorasan natin, attend ka ng birthday, attend ka ng debut, attend ka ng party.
Aten ka ng prayer meeting. Kahit prayer meeting ang aatinan, inoorasan mo. Dapat ha, isang oras lang. Pero noong panahon ng Panginoon, ang mga alipin walang karapatang mang-oras sa kanilang amo. Hindi pwedeng sabihin, ma'am, dapat 11 nakauwi na po kayo kasi tatanghaliin ho ako bukas. Wala. Kaya ano ang sabi ng Ebanghelyo? Lagi tayong maghahanda. Hayaan mong nakasindi ang iyong ilawan. Ano ang ilawan natin? Ang ating kabutihan. Siguraduhin natin, sa gabi man, sa umaga man, sa hirap o ginhawa, ikaw man ay saganang sagana o kulang na kulang, ikaw man ang bida o ikaw ang nasa likuran lang, ikaw man ang napapansin o hindi, ikaw man ang kilala o hindi, ikaw man ang nasa harapan o hindi, dapat ang ilawan mo laging nagliliwanag. Ang kabutihan. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, sa araw na ito at sa mga susunod pang araw, magkaroon tayo ng pakialam, hindi lang sa bansa natin, sa buong mundo. Seryosong bagay ito. Ipagdasal natin ang kapayapaan sa buong mundo. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa mga susunod na araw at linggo. Pero ang Diyos, alam niya, kaya nating maghanda. Hindi lang sa pagdarasal, kundi sa pagkakaroon ng mabuting asal, ng mabuting ugali. Kung mandadamay din lang naman tayo, huwag natin idamay sa kasamaan, kasalanan, kalokohan ang isa't isa. Kundi araw-araw, idamay natin sa paggawa ng kabutihan ang bawat isa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pagtanggap ng biyaya ng pananampalataya, tinatawag tayo upang maging masunurin, magkaroon ng pag-asa at maging handang salubungin si Kristo sa anumang oras. Ipanalangin natin ang ating mga kapwa ng may pananalig. Ang ating pong itutugon, basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway tapat na maglingkod sa kalipunan ng mga sumasampalataya ng may kasipagan at dedikasyon. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Tayo naway lumago sa ating pagsusulong para sa katarungan at pag-ibig sa pamamagitan ng ating buong paglilingkod sa araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Matuto nawa tayong ibahagi sa bawat isa ang anumang mayroon tayo at sumaksi sa pamumuhay ng may pag-asa bilang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Iyong mga dumaranas ng pagsubok sa buhay, naway patuloy na maniwala at umasa sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay para sa ating kabutihan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway magdiwang sa sinag ng bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon.
Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang sama-sama nating ipinagdarasal ang agarang pagtatapos ng lahat ng kaguluhan sa buong mundo, lalong-lalo na sa gitnang silangan. Ipagdasal natin ang mga inosenteng naiipid sa iba't ibang digmaan at kaguluhan, lalo na ang mga bata, ang mga kababaihan at matatanda. Ipagdasal natin ang iba't ibang leaders ng mga bansa sa mundo upang manatili pa ring maghari ang kapayapaan. Patuloy nating ipanalangin ang mga kapatid nating walang maayos na tirahan at makain, ang mga katutubo at bilanggo, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming makapangyarihan, hindi namin alam ang araw ni ang oras kung kailan magbabalik ang iyong anak upang kami ay hatulan. Tingnan mo po ang aming mga panalangin bilang tanda ng aming pananampalataya sa kanyang pagdating. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapit iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog,
Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcuta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating makapangyarihang Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, huwag kang matakot at madamot na gumawa pa rin ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Siya ang ating lakas at pag-asa. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o na lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. No.
sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating sasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mamaya po ay gagawin ang ating monthly parish-wide formation. Kahit ito po ay kailangan masigit ng mga naglilingkod sa simbahan, kayo pong lahat ay maaari pong dumalo, ay maaari pong makisa. Yan po ay ating monthly parish formation para po sa ating lahat. Mamaya po yan sa ganap na ikapito ng gabi. Si Father Jason Laguerta po ang ating speaker mamayang gabi. Pangalawa, ang simbahan ng Quiapo ay walang sawang nagpapasalamat hindi lang sa pagsisimba ninyo, kundi sa pagbibigay po ninyo ng tulong donasyon, material man, pinansyal, para po sa mga programa at gawain ng ating simbahan. Kahit hindi po kayo nakakasama sa pagdadala, pagbibigay natin ng mga tulong sa ating feeding program, sa bilangguan, sa iba't ibang komunidad, kayo po ay karamay namin sa paghahatid ng tulong para sa mga higit na nangangailangan. Ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre.
Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.